Payabungin natin ang ating pangunawa. Pagpapaliwanag ni Dr. John Ayudtod. Sa buhay na matiwasay, hindi pa ibig ang kailangan kundi ang malawak na pangunawa. Magulo ang pag-ibig kung walang pangunawa. Iibig ka nga pero hindi ka marunong umunawa ay wala pa rin kwenta and paibig mo. Ang pag-ibig ay nagseselos, at ang selos ay pumapatay. Kailangan natin ang pag-ibig, pero mas kailangan natin ang mas malawak na unawa. Ang ibig ng bawat isa sa atin ay ang masayang buhay. Wala naman sigurong tao na nag-iibig ng magulong buhay. Lahat tayo ay nagnanais ng kapayapaan at buhay na walang galit. Mahirap ang damdamin na galit. Mahirap sa dibdib at mahirap sa katawan ang galit. Kung galit ka ay kalaunang ikasisira mo ng iyong sarili ang galit na yan. At walang relasyon ng dalawang tao ang magpapatuloy kung mayroong galit. Kung kaya itinuturo ng Biblia ang pagpapatawad upang matigil o maalis ang galit. Pero kung magpapatawad ka naman, ngunit galit pa rin ang iyong kalooban, ay hindi pa rin magtatanggal ng galit ang iyong pagpapatawad. Kailangan natin ang masayang kalooban, totoong masayang kalooban na walang anumang galit ang babagabag sa atin. Kung masaya ka, at ibig mong manatiling masaya, ay hindi mo pahihintulutan ang anumang galit na sisire sa kasiyahan mo. Kahit na dapat kang magalit ay hindi mo pagbibigyan ito dahil ibig mong panatilihin ang iyong pagiging masaya. At natatanggihan mo ang galit kahit kailan lalo na kung malawak ang iyong pangunawa. At bakit ka naman magagalit, lalo na kung tonto mo na ikaw ang mahihirapan. Maraming bagay ang mayroon sa mundo, mga bagay tungkol sa pera, sa trabaho, sa negosyo, at sa pakikipagrelasyon. Sa napakaraming mga bagay, kailangan natin ang pangunawa. Sa anumang bagay, malawak na pangunawa ang pangunahin. Mas maganda kung malawak ang iyong pangunawa. Mas masarap makisama sa isang tao na malawak ang pangunawa. At masarap kausap ang tao na malawak ang pangunawa. At maganda ang buhay mo kung malawak ang iyong pangunawa. Masasabi ko na ang mga taong umalis sa simbahan nang dahil sa iniisip nilang katitisuran ay mga walang malawak na unawa. Ang mga taong ito ay masasabi nating mayroong pag-ibig sa Diyos at sa pastor at sa gawain. Ang kulang nila ay malawak na pangunawa. At ang mga nananatili sa gawain ay mga taong malawak ang pangunawa. Mas mabuti pa ang mga taong iniisip natin na kulang sa pag-ibig pero malawak naman ang unawa. Hindi pag-ibig ang solusyon. Unawa ang solusyon. Magpapatuloy pa rin ang ating mga struggles at kahirapan. Magpapatuloy pa rin na magtatanong tayong lahat kung ano na ang nangyayari sa atin. Magpapatuloy pa rin tayong mangangapa dahil wala pa rin tayong pera. At magpapatuloy pa rin ang pagtatanong ng marami kung ano-ano na ang mga involvements natin sa mundo. Pero kung makipot ang iyong unawa ay masisiphayo ka, at baka magagalit pa. Pero kung malawak ang iyong unawa ay masarap ka pa rin makisama, masarap pa rin ang iyong mga ngiti. Iba-iba ang dating sa atin ng ating mga naririnig. May iba na baliwala lang sa kanila. May iba naman na naririnig nila at pinakikinggan pero panay ritual lang. Pero may iba na sa pakikinig nila ay binibigyan nila ng atensyon ang bagay na kanilang narinig at kanilang inuunawang mabuti. Ang pag-unawa ay isang desisyon. Gusto mong unawain. Gusto mong intindihin ang dapat mong iintindihin. Sa huli, ay makikita mo na mas mainam ang may malawak na isip kaysa makipot na kaisipan. Kaya kung sinasabi natin na kailangan nating umunlad, hindi mahirap unawain ito. At kung sinasabi natin na kailangan nating maging malusog, ay hindi mahirap unawain ito. At kung sinasabi natin na kailangan na yumaman tayo, ay hindi rin mahirap unawain ito. Kailangan tayong lahat ay matuto sa ating itinuturo. Pero papaano naman kayo matututo kung mahina kayong umintindi? Kung narrow-minded kayo, ika nga, ay walang mangyayari sa inyong buhay. Napaka-importante ang malawak na unawa. Hindi ang pag-ibig ang nagbibigay ng lubos na kaayusan at kaligayahan. Ang malawak na unawa ang siyang solusyon.